So, yo, what's up mga person? So, ako ulit, Louie Castro. And for today, may release tayo. At ito ang napakagandang unit sa tabi kong i-release natin. 2 days ago, nagpunta sila client dito. Nagtitingin sila ng Fortuner. So, yeah, within 2 days, nabigyan natin sila ng unit. So, ayun guys. Nandun sa baba sila client. Inaantay na yung unit nila. Ibababa muna natin to. Let's go! Sa warranty coverage po, so ito po yung warranty booklet. So dito po naka-indicate 36 months or 100,000 kilometers, whichever comes first. So sa warranty is yung buong sasakyan po, pero meron po tayong mga limited warranty like batteries, tires, paint po. So sa sasakyan po is 36 months or 100,000 kilometers. So kung ano man po yung nakitang, opo, kung ano man po yung na-prove or nakitang factory defect po, yun po yung papalitan na pyesa ni Toyota. Sa warranty naman po ni tires is 36 months din po siya or 100,000 kilometers, whichever comes first. So sa gulong po, like yung crack. Mga oblong, ganun po. Crack. Yung sa crack po, usually in-investigate po muna yun, sir. Na crack sa gilid. Opo. Kung halimbawa po may tinamaan kayong like ano, hindi po makocover ng... Hindi sabihin pag nakita crack dahil sa yung gulong pala luma na. Opo. Oh. Mm-hmm. Ayun po, pero usually naman po, within 3 years po ng gulong, hindi naman po ano, usually lumulutong po yan around 7 to 8 years, mga ganun po. Sa battery po, bali warranty natin is 12 months, 1 year or 20,000 kilometers, whichever comes first. Ito po yung separate warranty coverage, yung surface rust and paint defects po. So ang warranty po nito is 1 year or 20,000 kilometers, whichever comes first din po. So like kung halimbawa nangalawang po siya, ganun, yun makakover po ng warranty. So ito po, dapat ito po laging nasa sasakyan. Since ito po kasi yung maintenance record or yung... At saka itong dalawang taon. Apo. Kumbaga sa tao, sir, parang baby book. Ano, itong dalawang taon? Apo. Apo. Tsaka pag upon service po, dapat nandyan din po yung mga papers. Okay. Pag sa change oil. Yung dalawang taon. Apo. Doon pala sa warranty, sir, wala po muna tayong like ipagagalaw, ipapa-alter. Kahit sa labas? Lalo na sa... Labas, sir, okay bawa, lang naman po. Bawa, ano lang, forma lang. Opo, okay lang po yan. Wala naman po. Bas, as long as wala pong papalitan like sa suspension, electrical, sa engine po, like mga upgrades po sa engine, wag na po muna. Habang under warranty po. Tapos, ito po yung sa service. Bali may free change oil po tayo from first 1,000 hanggang 20,000 kilometers. As in free service, if it meant to say, as in totally wala kang babayaran. Change oil po. Oh, so change oil, hindi ka change babayaran po. Ng langis. Opo. Yung labor. Labor po. Usually may recommendation po yung service advisor like 10,000 kilometers or 20,000 kilometers. If nakita po nilang halimbawa, kailangan na pong pa... rotate yung gulong, wheel alignment, okay. Yun na lang po yung... Pero yung change oil talaga, as in free? Apo, free po siya. So ito po yung na-less nyo, worth of 21,800. So first change oil po is 1,000 kilometers or valid po siya within 4 months po. Okay. From date of release. First. Which is come first pa rin. Apo. So 1,000 kilometers, 5,000 or within 8 months po from date of release. 10,000 kilometers or within 12 months. 15,000 or within 16 months, then 20,000. Bali, valid po siya hanggang 2 years po. So kahit po, halimbawa, hindi po nagagamit yung sasakyan, wala pa siyang 1,000 pero mag 4 months, i-avail nyo na po para hindi siya ma-void kasi sayang din po. Eto po. Sa inyo rin po to kasi yan po yung pipresent kapag papachange oil po. Apo. Dalawa po yung keys. So isa po dito and then meron po yung dun sa unit. Then owner's manual po. So dito po naka-indicate kung may time po kayo, basahin nyo na lang. Medyo makapal. Then, yung sa navigation or multimedia system po, ito po siya. Mga owner's manual po. USB quick charger. Then, safety manual po. Brake start din yan, ano? Push start po. Push start. Hindi, ibig sabihin, hindi ka lang i-brake. Opo. Magre-remind naman po siya. Tara po, i-demo ko po yung unit. Ayan sila, sir. So, client for today. So, ito yung unit nila, guys. Fortuner V. Ayan. So, apakaganda, oh. Ayan guys, so naka-seat cover na siya. Kasama dun sa freebies yung tint. So naka-tint na yan. So first sir, yung susi po palang isa nandyan sir. Manahin niya nandyan. Ayan po. So brakes lang po. Ayan, brakes then push start po. Andun po sa... Kailangan naka-brake po sa five-way start. Ha po. Puta po tayo. Same po. Basta nasa park po yung cambio, mamamatay siya. Ayan. So, sa steering wheel po, sa audio switch, volume up and down, selector po yung mode,
Voice command po tsaka yung hands-free calling po. Ito sir, yung controller po or switch po ng MID, yung dito sa harap. Ayan po. So, andyan po yung details. And then, same pa rin po, automatic headlights, park light, headlight, fog light po, and paddle shifters. Then, meron po 360 camera to, si Fortuner V, sir. Ito po, pwede nyo po siyang makita dito. Like, kung gusto nyo pong i-check yung kung may gutter, para po siyang may camera sa taas. Pag nag-reverse po, automatically lilitaw din po yung display na yan, sir. So, kung gusto nyo naman po magpalit ng view, dito siya. Dito po. Ito para saan to? Parking sensors po. So, pwede po siyang i-off. Yan, yeah, pag nakahilaw po siya, nakasindi po siya. Minsan po kasi kapag may mga dumadaan, medyo maingay po yung sensor. Sa aircon, sir, ayan, aircon switch, fan speed, temperature, dito po siya. Pagpapatayin po dito yung turn off. So, pagsisindihan po sa fan speed. Then, ito po, pag gusto nyo po mag-automatic yung aircon niya. Dual air. Opo, dual zone po. Pwede nyo pong iset ng hiwalay yung temperature. So, sa side na to, kung gusto niyang medyo mas malamig, pwede niya pong iset dito. Ah, pwede na. Mm-hmm. So, press nyo lang po to para mag-activate po yung dual zone. Kapag sir, hindi po naka-ilaw yan, bali ano po siya, naka-isang temperature lang. Pero pag inano ko to, pinindot ko, pwede niyo pong mag-set yung sa passenger side. So, dito naman po, maganda po dito, naka-display na yung cruising range kung ilang kilometers pa yung kaya takbuhin ng sasakyan. So, sa gas po natin ngayon, meron pa siyang 24 kilometers. Kaya pa po ng San Fernando. Tapos, sir, meron siyang Android Auto Apple CarPlay. So, once po sinaksak niyo yung phone niyo via USB, automatically po, magkoconnect po yung mga applications. Like yung Waze, Google Maps, YouTube, lilitaw po sila doon, sir. So, cup holders po, side mirror switcher, yung salamin. So, kung i-adjust niyo po sa left side, ikot niyo lang po papunta left. Then, para po siyang joystick. So, gagalaw niyo lang po dito. Then, sa auto retract po. Door locks po, window lock, then window switch po. Upon folding na seat, sir, one-touch tumble po siya. So, magta-tumble na po siya mag-isa. Medyo naka-forward lang po itong seat sa unahan. Ayan. So, same as po dun sa kabila. Ito lang po siya. So, meron din po siyang 12-volt outlet, sir. Ayan, 12-volt outlet, sir. For charger. And then, yung pocket po ng para pag nag-charge po, may lalagyan. Then, meron din po siya dun sa baba. Aircon switch po sa taas. Ayan, bali sir, naka-fold po yung third row natin. So, kapag i-unfold po, nakahang lang po sila dito. Ayan. Then, make sure po na nakalabas po to para kakapitan. Ayan po. So, pwede pa rin pong ma-recline yan dito. Na-truss pa yan? Na-truss po. Ah, hindi po. Ayan. Yung third row po, fix po sila dyan. Pero yung si second row po yung second row po yung abante, oh. Opo. Then tool location po, nandyan po sila. Okay. Ayan, yung jack po, tsaka yung basic tools po, nandyan po sila. Wala siya dito? Wala dito? Spare tire po. Okay. Maganda po sa gandong design, pag sa spare tire dito po, yung floor po talaga, kahit mabigat po yung pinapatong natin, hindi po siya masisira. So, sensors po, apat, meron din. So, basta naka-turn on lang po yung tinuro ko po kanina. Parking sensor po. Camera po. Ayan, nandiyan siya. Tapos sir, bali smart entry rin po pala to. So, most of the time sir, hindi na po talaga kayo gagamit ng susi. So, press lang po. Opo, lock and lock po. Ipipress nyo lang po tong button na to. So, sa fluid sir, bali brake fluids, windshield washer, and po, coolant po, nandito siya. So, naka-level po lahat yan bago po i-release. So, meron po sila level. Thank you po. Ma'am, thank you po. Ingat po. Yan na nga. At napabili sila, sir. Ng Toyota Fortuner V. So, meron tayong vlog sa full review nito. Ayan. So, ayan guys. At paalis na nga sila.
Sir, thank you po. Ingat po.